So hello guys, welcome to my channel, and for today's video, kung ikaw ay baguhan sa Axie Infinity at gusto mong malaman kung paano ba nag-work ito, paano kumikita, or gusto mong maging isang scholar at naghahanap ka ng manager, baka ako na yung hinahanap mong manager at ikaw na ang hinahanap mong scholar. Mabilis ang tanong, magkano nga ba ang kikitain sa Axie Infinity? Hello Kat! Hello! Legit experience based on my experience. Sabihin ko sa inyo kung magkano talaga ang totoong kinikita sa Axie Infinity. Wait lang, mamaya na yung sa mga gusto maging scholar ah. Sasabihin ko sa inyo kung paano mag-apply ng scholar. Every month, kukuha ako ng up to 5 scholars per month. So, more details about dyan mamaya. So, pag-usapan muna natin magkano ba talaga ang kinikita sa Axie Infinity, okay? So guys, based on my legit experience, walang pagsisinungaling o ano, ang average per day na pwedeng mo mong makuha sa Axie Infinity is, ang magigrind mo is around 210 SLP. Yun ang nagkukuha ko average, okay? Pwedeng tumaas, pwedeng bumababa, pero average ng 210 SLP. So, ano yung SLP? Yun yung magigain mo sa laro. SLP, yun yung smooth love potion or small love potion. Basta, 1 SLP is equivalent to 6.7 pesos, okay? Sabihin natin, kumikita ako ng around 210 SLP. Okay, yun yung nagigrind ko everyday sa laro. So, times 6.7 natin yan. So, nakakakita, kumikita ako ng 1,407 per day. Okay, so kung times 30 natin per month, pwede akong kumita ng 42,210 pesos per month. Okay? So, pwedeng tumaas yun, pwedeng bumaba, pero average nasa 42,210 pesos. So, okay, so 42,210 ang pwede mong kitain per month. Malaki na yun. So, sa Axie Infinity, kailangan mo muna mag-invest kasi mahal yung mga Axie na gagamitin mo. Minimum of 20,000 pesos ang pinakamurang Axie, pero kailangan mo ng tatlong Axie para makapaglaro ka. So, around, sabihin natin mga 60,000, may magandang Axie ka na pwede mo nang gamitin for long term. Hindi mga Axie na mumurahin, pero yun yung mga medyo pangit kasi yung cards niya. Pangit kasi yung mga skills nun, kaya medyo mahirap ka makakapag-grind. Pero around siguro mga 30,000, meron ka na mabibiling tatlong Axie. Kesa sa 60K, gandang maganda. Pero yung mga 30K, medyo mahirapan ka ng konti. Pero possible na kumita ka pa rin ng ganito, depende sa diskarte mo. So ano naman yung manager at scholar? Ano ba ibig sabihin nun? Bakit may naghahanap ng manager? Bakit may naghahanap ng scholar? Okay? Kasi ako, may pera ako pambili ng Axie. So, ang pwede kong gawin, bumili ako ng maraming Axie para grind ako ng grind, no? Which is bawal. Bawal yung sa Axie Infinity. So, ang ginagawa sa community ng Axie Infinity, ako yung syempre yung manager. Yung manager yung magiging financer. Tapos, kuwari, ikaw yung magiging scholar. So, ang gagawin ko, bibigyan kita ng account, ako bibili ng Axie, kuwari bibilang kita ng worth 60k na Axie na team. So, ibibigay ko yun sa'yo, tapos ikaw yung magigrind, ikaw yung maglalaro. At nakikitain mo doon, hati tayo at the end of the month or depende sa terms na pag-uusapan natin. So 42,210. Sabi nating hati kayo, ay 50-50% kayo sa terms nyo, yung hatian nyo. So every month, yung scholar na hindi naman gumastos, na siya lang yung nagigrind ng laro everyday, ay pwedeng kumita ng 21,205. Ayan, 21,205. Kasi 50%, di ba? So, not bad na rin, di ba? Kasi, may nagka-financer ka, nagigrind ka lang, kasi kung lalaroin mo yan, wala, nasa isang oras, dalawang oras na naman, less than, tapos mo na yung quota. Wala ka naman ilabas na pera, maglalaro ka lang, kikita ka pa ng 21,105. Na minimum, or na average, okay? So, ganun ang gagawin ko, guys. Magpapascholar ako ang manager, alam mo, daming pera, no? Ay, watch nyo nga pala to, guys, yung ano ko, kung saan ako nakakakuha ng pera. Ito, itong YouTube video ko to. Baka makatulong din sa inyo or mabigyan ko kayo ng motivation. Watch nyo to, kasi dito, ito yung story kung ba't ako nakakakuha ng pera pambili ng Axie Infinity, eh. If gusto mo maging scholar ko, i-explain ko mamaya yung details. Kasi every month, yun nga, ang target ko, 5 scholars per month. So, kung hindi ka maging scholar ngayon, pwede ka pang maging scholar. So eto guys, tignan nyo ito. Kaka-withdraw ko lang para sa magiging scholar to. Unang team ng scholar to. So eto guys, yan yung withdraw ko ngayon. So, magiging magkano ang value nito. So, bago ko sabihin sa inyo paano mag-apply ng scholar, so, pakita ko muna sa inyo guys, para sa mga beginner or newbie, kung paano ba siya laruin. Okay? Madali lang siya laruin. Papakita ko sa inyo paano siya laruin, kung paano kakikita ng SLP. Okay, so papakita ko sa inyo guys kung paano siya laruin, no? Kung paano makikita dito sa larong to.
So may dalawang klase kung paano ka kikita dito sa larong to. Unang-una yung adventure. So dito, ayan, everyday meron kang quota na 100 SLP lang. Sabihin natin matapos mo tong sandaan, 100 times 6.7 is 670 agad dito pa lang sa adventure yung makikita mo, kikitain mo. So ganito yung paano siya laruin dito sa adventure. Ito yung isang klase, ito yung isang way para kumita ka ng SLP, okay? So ito, makikita nyo dito, ayan. Makikita nyo, itong 140 na to, ito yung damage na ibibigay ko sa kalaban. Then yung 38, ito naman yung armor na ilalagay sa akin. Para kumbaga, dagdag buhay yan yung armor. Tapos, every card mo, ayan, meron siyang sinabi na special skill na apply jinx to target for 2 rounds. So, lalagyan ko ng jinx yung a-attackin ko. So, nasa, tingnan nyo na lang yung, ayan. So, ibig sabihin ng jinx, ito, makikita nyo dito sa gilid, na jinx access cannot deal critical strike. So, pag na-jinx yung natake ko, hindi niya ako man-critical strike. So, okay, ganun lang yun, guys. So, utakan kayo, paunahan kayo dito kung sino makakapatay para talaga naglalaro ng Pokemon. So, ito yung adventure. So, tapusin ko lang to, guys, saglit. So, ayan, guys, natalo ko na yung kalaban ko dito sa adventure. So, makita natin na bibigyan ako ng SLP na 2. Mababa lang yung binigay sa akin kasi Ruin 6 lang yung nabindot natin, mababang level. Okay, so mas mataas dito, mas mataas na bigayan ng SLP. So ayan, ganun lang kumita. So dito around, sa dito sa 7, 8, binibigyan ako ng 6 SLP, 4 to 6 SLP per win dito sa Ruin pataas. Okay, so dito naman sa arena, ang kalaban naman natin dito, mga eh pang-diaper lang daw mga tao na kasi kalaban natin dito, okay? So dito mas mataas ang bigay pag nananalo ka, 7 SLP. So tapusin ko lang muna ito, guys. Makita ko sa inyo kung paano. So ito, guys, crucial round, pangalawa pa akong titira. Pag di niya ako napatay, patay siya. Okay, di niya ako napatay. Bye bro. Panalo tayo, guys. Panalo tayo. So, every win natin sa PvP, ang kikitain nating SLP ay... Kikitain nating SLP ay... Dagdag MMR din. Kikitain nating SLP ay 7. So, yun lang, guys. So, yun, guys. Sa adventure, yung sinabi ko, maximum of 100. Tapos sa arena per win mo, 7 SLP ka per win. Then naman sa daily quest, kapag naka 10 adventure mode ka, tapos 5 panalo sa PvP o yung sa kalaban mo yung mga tao rin sa arena, pwede mo nang maklaim yung additional 50 SLP. So yun, nabubuo ko yung 210 SLP per day. Pwede pang tumaas yun kung lagi kang panalo talaga sa arena. Pwede pang umabot ng 250 SLP yun. So magkano yung just in max... Yung iba nga, 300 SLP pa per day. So, kung sabihin natin magkano yun, 50 SLP makuha mo. Just in case, lagi ka na nanalo sa arena, ganyan, sabihin natin. Times, ano mo lang yan, times 6.7. So, magkakaroon ka ng 1,675 per day, times 30 natin, kasi para per month. So, pwede ka kumita ng 50,250 per month kung maganda yung access mo, kung lagi ka nananalo sa arena. So, yun, guys. Ganun kalaki ang pwede mong kitain sa Axie Infinity. So, okay, guys. Ngayon tapos na natin pag-usapan yung laro, kung paano kumita dun sa laro, kung paano nag-work yung laro. Usapan na natin ngayon is kung paano kayo mag-apply sa akin na as scholar, okay? So, may inihiling ko sa'yo na kung mag-apply ka na as scholar sa akin, please subscribe to my YouTube channel para hindi na masayang yung chance mong maging scholar ko. Kasi legit naman ako, hindi ako lang basta-basta nagpapasubscribe sa'yo. Kasi just in case na mapili kita, pero di ka nakasubs, wala, rejected, okay? May ilalagay akong format dyan sa description, copy-paste nyo na lang, din sagutan nyo. So, ito yung mga, okay, so ito yun, guys, may ilalagay ko to sa description, copy-paste nyo na lang, din sagutan nyo. Yan, name, age, gender, location, lagay nyo yung legit, ha. Saka nga pala kapag tinignan ko yung Facebook mo, na yung nilagay mo dito yung Facebook account mo, na dami account, auto-reject ka, kahit maganda yung kung ano man ilagay mo dito. Okay, so yung device used to be, yung device na gagamitin mo, ilagay mo rin kung PC or cellphone or both, okay? So ayan din, yan sa internet, sabi mo sa akin kung Wi-Fi and data or both na pwede mong gawin.
Tapos dito sa contact details, yan, contact number mo, lagay mo yung contact number mo sa Facebook account. Ulit, yung sinabi ko, kapag dami account ka, auto-reject kahit na gusto ko yung sinabi mo dito, ha. Tapos, do you already have experience playing Axie Infinity? If sagot mo dyan, no, okay lang sa akin. Okay lang sa akin, hindi. Pero dito sa how well do you know the Axie game mechanics, depende yung sagot mo dyan. Okay lang na no, pero sana meron ka ng alam. Kasi advantage na yun eh. Para hindi na rin ako mahirapan magturo sa'yo. Kasi meron ka nang ipoprovide na sariling diskarte. Okay? Saka reason why we should choose you. Okay? So sabihin nyo sa akin kung ano bang meron ka na wala sa iba. Ganun. Lagi ko dyan sa description. Copy nyo lang. Then pwede nyo i-comment dito sa comment box ko. Or isend nyo sa email ko, sa Gmail na to. Okay? Ako, legit ako guys. Don't worry. Talagang gagawa talaga ako ng mga scholar every month. Kung hindi ka mapili ngayon, next month uli. So yun lang guys. Thanks for watching. Please subscribe to my YouTube channel. Like, comment, and subscribe.